up mga ka-BP? Welcome back to our channel. For today's video, gagawa tayo ng homemade ube queso ice cream. So to start with, kailangan natin ng all-purpose cream. You can use any brand. Ito nga pala guys ay chinil ko sa ating fridge. Put pa siya pa chill-chill lang. Mga 24 hours. So kailangan naka-chill siya guys bago nyo gamitin. At ganito yung magiging texture niya kapag na-chill. Kasi kung hindi, magiging medyo watery yung ating cream. Yan. So, piga-piga para hindi naman masayang at masimot natin yan lahat. Pwede kayong gumamit guys ng electric mixer kung meron kayo. Pero kung wala, tsaga-tsaga na lang mga best. So, i-whip lang natin to. Watch me whip-whip. Watch me nay-nay. Actually, guys, hindi ko alam kung ano yung consistency na kailangan nating hanapin dito. Kasi first time ko lang gagawa ng homemade ice cream. Pero we'll see kung magtatagumpay pa tayo sa end ng ating video na to. So, siguro i-beat lang natin talaga to hanggang sumangali ang ating mga leki-leki. Okay na to. Gagamit naman tayo ng Alaska Condensada Ube flavor. So, bago lang to guys. So, chinil ko lang dito sa ref kaya tinanggal ko siya sa lata kasi ayoko magliki ng lata sa ref. Kaya, nilipat ko muna siya sa airtight na container. So, ihahalo lang natin to guys. Itong Alaska condensed na to na ube flavor, I think bago lang to sa market. Nakita ko lang siya nung huling nag-grocery ako, kaya ginetsyong ko na para matry natin best. Okay, so i-blend lang natin to ulit guys. Patitest ulit ang power na ating mga braso at kilikili sa paghalo-halo. Pero siguro naman masarap to kaya sulit na rin. Hirap lang guys pag walang electric mixer kaya shout out sa mga gusto mag-sponsor dyan ng electric mixer, pwede nyo yung ipadala sa akin guys, thank you in advance. Okay, so pag nangalay na ang inyong mga leki-leki, pwede na natin ilagay ang ating cheese. Pwede nyo kiwain ng maliliit or pwede ding i-grate ninyo. Pero baka pagka-grated siya, eh, hindi nyo masyado malasahan. Kaya kiwain nyo na lang best. Okay, mga ka-BP, lalagay na natin siya sa ating airtight na container na pwedeng ilagay sa ref yung hindi masisira at hindi puputok ang lalagyan. So, iyan. And then, i-top-top lang natin siya para matanggal yung mga bubbles. And then, cover it tightly and ilagay sa fridge. Sa freezer, guys. Sa freezer. Okay, mga ka-BP, after 10 years, joke lang, after 24 hours, ito na yung ating ube queso ice cream. Tingnan natin. Oops! In fairness, ang texture niya, guys, ice cream talaga. Look naman, no? Ta-da! Ay, hindi kasya. Pinilit ni ate.
Nakikita nyo ba guys yung mga bits of cheese na nandyan? Actually, bagay talagang ilagay yung cheese sa ube ice cream kasi nabiblend niya o nababawasan niya yung pagiging matamis. So, nagkakaroon siya ng konting salty flavor. Mga ka-BP, presenting our homemade ube queso ice cream. So, sigurado kayo malinis to guys kasi kayo mismo ang gumawa. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, and sa tingin ko naman is kaya nyo rin gayahin yan sa mga bahay ninyo, please don't forget to hit like and the subscribe button and kindly share this video with your friends. Thank you for watching and enjoy!